Hello guys, welcome na naman sa isang unboxing. So meron na tayong unboxing. So ito na yung nabili kong NVMe M.2. Sa Babotech ko siya binili. Itong Babotech, parang medyo new pa lang siya sa Lazada. So itong Babotech ngayon ko lang siya na-encounter na parang siguro medyo bago lang siguro siya sa Lazada or parang konti lang kasi yung parus niya. Parang kaya lang siya yung naghahanap ako ng NVMe SSD na M.2 na gusto ko. So, parang na-kempo lang na siya yung pinakamura. Pero usually dapat din natin ginagawa yun kung sa day mura at nandiyan tayo ganyan. Kung gusto na natin makasigurado, dapat sa last mall tayo. Kung yung store naman is medyo legit, saka maraming na nagko-comment na ano, kung titingnan nyo yung mga review, usually yung mga response naman okay, kaya naisipin ko legit naman. So medyo na-surprise ako, ang laki ng ano nila, no? So memory, ano lang yun, M.2 lang yung binili natin. Kaya itong na-receive natin is, ano, parang cellphone, no? Ang laki ng box, no? So parang maganda yung pagkakapackage nila, tapos may mga fragile sign pa siya. Yo, kapaligid dito. Mas better pa 'to yung sa isa kong motherboard na na-review kasi ito nakapalibot yung fragile sign niya. So parang hindi mai-miss kasi yung iba na sarap lang. Kasi pag napabalik tayo hindi makikita. Yun ito nakapalibot. Tapos parang naka-box siya. Saka kaya parang feel ko agad na kung ano, safe na safe yung item ko. Bali parang ito 4,336 na lang itong nabayaran ko. Pero kasi ano ito, may voucher ng Lazada sale. So medyo popost ko na lang sa screen kung magkano yung parang original price niya. Tapos parang yung naging ano ko, savings ko. Anyway, so ito pa rin yung item. Yan, Lexar NM610 Pro. 2TB yan. Yung item na i-unbox natin ngayon. Kumbaga medyo halo, parang protected talaga yung kung ano yung nasa loob. Yan, ibubuksan ko na rin siya. Okay. Okay, naka-box siya. Protected talaga yung ano. Ako na gugustuhan ko yung may gaito na parang naka-box pa. Although, syempre, dagdag kalat. Pero yung item natin is protected. So, ito, naka-box na. Tapos, meron pang bubble wrap sa loob. Yun. So, hindi naman pa siya sobrang lit. Although, syempre, malaki talaga yung space na ano. Pero dahil sa ano, protected talaga yung item. Yan. Lexar NM610 Pro. So, M.2 PC. That's, ano to, ayun, Gen 3 times 4. So, yung nabili kong, ano, siyan, 2TB. Ito yung parang-paramis niya, speed is 3,300 read. So, mamaya, itatest natin yan kung aabot ng ganyan yung speed. So, maganda yung box niya, no? Ang smooth. Ang ganda pala ng Lexar. Yung ibang brand, medyo magaspang o ano. Ito, ano siya, smooth. Tsaka, ang ganda ng color niya, no? Ganda ng color ng box niya. Tapos, tingnan natin. So, mayroon siya ditong sealed. Parang sealed ka dito. Parang pwede siya dito matang buksan. Hindi, may sealed siya. So, may sealed siya. Sealed talaga siya. Sealed siya dito. Kasi akala ko parang pwede siya dito buksan kasi yan. Pero may sealed pala dito, yan. May sealed siya dito. So, may sealed siya dito. So, un-open siya. So, okay siya. Un-open. Hindi siya pa siya na-open kasi may sealed siya. Yan. 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 So, yung nasa box, wala lang siya dito. So, mayroon lang siyang parang manual. Yan. May iba't ibang language. Tapos, ito na yung NVMe natin. Yan, Lexar NM610 Pro. 2TB. Tapos, may siya dito palang maliit na tornillo. So, ganyan lang siya, no? So, wala siyang heatsink. Paper lang to. Yan lang yung itsura niya sa back. Yan, sa front. So, mamaya titingnan natin sa ano, kung ano yung actual speed niya. Siguro medyo malapit dito sa sinasabi niya, speed is okay na tayo doon. No? So, test ko na itong NM10 Pro. So, may naka-install ditong Windows. O, kaya may 4% sa Windows yung ano niyan. So, test natin siya ng 8GB, 5Pass, 8GB. Tingnan natin yung speed niya. A few moments later. So, yan guys, na yan yung result. So, ang nakuha natin read is 3,651. So, mas mataas sa promise speed dito na 3,300 lang. So, okay yun. The other na ano, mataas talaga, no? So, okay na okay yan. 2,679 yung write niya. Solid na solid na rin yan. So, ito naman yung A-data. No? So, compare dito sa A-data. A-data natin is 90% na, no? So, medyo mas mababa lang siya sa read. Pero kasi 90% na to. So, baka atas 512GB lang tong A-data natin. So, almost same speed naman siya sa as Gen 3, no?